Ngayon, kasama ko ang isa sa mga pinakasikat at pinakapoging membro ng Go For Gold, si Joshua Marie Bonifacio. Tatay ko, OFW pa din. Nanay ko, sa bahay lang. Meron akong isang kapatid, babae. Tapos meron din akong kuya, yung kapatid ko sa ama. Sa tatlong magkapatid, ikaw lang nagbabike? Apo, ako lang po. Mga kaklase ko po nung high school, nagbabike po sila eh. Takang siguro first year po ako nun. Nagbabike sila BMX. Eh kung may bike lang po ako, hindi lang ako pinapayagan ng nanay ko. Bigyan mo naman sila yung mga sample lang ensayo mo. Kumadali ka, relax, kalma. Sino naman sa teammates mo ang pinakamalakas humilit? Kami lang naman po yung nagko-contest sa hilikan eh. Sino ang pinakababaero? Exercise mo na yung mga jogger mo na. Okay na! Si Kuya Junel po siguro. Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, and yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart treadmill sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Welcome again sa isa pang kwentong scratch it. At, ulitin natin. Paano ka nasimula sa cycling? Yun, tate mo, I assume, hindi naman nagpa-bike. Saan ang influences mo? Mga kaklase ko po nung high school, nagbabike po sila eh. Parang siguro first year po ako nun. Nagbabike sila BMX. Eh kung may bike na po ako, hindi lang ako pinapayagan ng nanay ko. Dahil nadidelikaduhan nga po. Tapos nung third year ako, nagbuo po ako ng bike. Nag-umpisa sa BMX. Sabay nung nag-abroad po yung tatay ko, nagkaroon na po ako ng road bike. Nabinenta lang din po ng taga sa amin, yung mekaniko sa bike shop. Doon po ako nag-umpisa po. So, ilang taong ka na nag-road bike? Yung mga 6 years po. Kasi pakang tanda ko, 2014 po yun. Mag-4th year po ako nun. After high school, di ba nag-automotive ka pa? Opo. Sa Tesla? Opo. Okay. Isang taon din po yun. Ano nangyari? Paano ka napasok sa Go For Gold? Ilang taon ka na nagbabike noon? And then magdadalawang taon na ako nagbabike. And then si Kuya Ronald nga po. Ronald Lumotos? Opo. Sinama niya ako sa inyo. Pero before po yun, si Kuya Gerald. Ayun nga po. Siya pa yung Valdez. Opo. Siya pa yung naglapit din po sa akin sa inyo. Nagpakilala. Ah, oh, tama. Nagkita tayo. Bago Subic pa po. Sa Subic. Sa Coach Melvin. Opo. Ito sila Mama Nilaron, sila Kuya Rambo, sila Coach Melvin, hanggang ngayon po. After po nun, nagmamarshal-marshal kami sa triathlon dahil, ayun po, tapos hanggang sa mga sumunod na buwan po, nung sumasama na po kay Kuya Ronald, parang nilapit niya na ako sa inyo na kung pwede na po ba akong mapagamit nung bike din na stroke. Eh, pumayag po kayo hanggang sa nung nabuo ko yung team, kasama na po ko. Ikaw yung isa sa mga pioneer, no? Sa mga nauna. Opo. Ilang taon na yun? Siguro? Parang 16 po yun eh. Four years ka na sa team? Opo. Sa apat na taon mo sa team, ano yung mga magandang kwento na pwede mong i-share, mga alaala mo? Yung bonding ng magkaka-team, pagkatas mag-insayo. Hindi, pero yung mga moments mo, kunwari, di ba nag-Korea ka? Oh. Mga ilang beses ka nag-Korea? Isang beses po. Isang beses pa lang, oo. Bakit ka ba nag-Korea? Gusto kong ma-develop nila coaches yung skills ko pagdating ko sa ganun, sa siksikan. Kasi yung Korea, yung velodrome, di ba? Oo, yung velodrome po. So pumunta ka ng Korea para mag-track? Oo po, mag-track po. Na parang UCI track lessons, you know? Oo. Then na yun po, natuto po ako doon, parang mga gano'ng katagal ka doon? Parang 2.5 weeks po. Multi-3 weeks ganun. Nauna po kasi sila eh. Kasi yung visa ko po na late. Ayun po, natutunan ko din po mag-velo na pag mag-warm up, iba po pala yung gearing. Maglaro na. Then pagkas ng event, pwede mo ding palitan. Depende sa'yo. A week before race, nagwi-weights. Tapos pag gagising, nagtitimbang. Sinusukat yung heart rate. Nakikita mo ba yung sarili mo sa velodrome? Mas sa tingin mo, future mo sa track o road pa din?
masarap po mag-track eh. Masarap na mahirap. Ganun din naman po sa akin. Pero hindi ko rin po masabi dahil saglitan lang din po ako nag-track. Meron man pong belo dito sa atin pero bihira po maano. Magamit. Pero kung binigyan ka ng opportunity, gusto mo mag-try pa, madagdagan yung experience mo sa velodrome. Opo. Well, tingnan natin, 2021, di ba? Next year, malapit na. Tingnan natin, baka may mga opportunity ka doon. Opo. Pero sa ronda, nakailang ronda ka na? 17, 18, 20, 20, tatlo po. Nakatatlong ronda ka na? Opo. So, sa tatlong ronda, ano yung mga natatandaan mong memories sa ronda? Every year, natatapos mo naman. Opo. Hindi ka naman nakaka-cut off. Hindi naman po. Anong best place mo sa ronda? Yung panlima po. Hindi, sa overall. 20 plus po nung 2017 po. Nung unang ronda ko po. Nung unang ronda? Opo. Tapos ano yun mga favorite stage mo, mga memory mo nun? Ay, nung ano po, nung 2017 po. Dun po sa Subic. Hindi po inaasahan na nakasabit ako kaila Ray Jumble po. Tapos na tatry ko din po na makipag-sprint sa kanila. Field group ka? Opo, akala ko po na, akala ko lang po sa hanggang panood na lang po ako. Pero nasubukan ko po, maganda pong experience po na makalaban yung mga dating idol. Ngayon, halos kaibigan na po. Doon pa, kahit saan magkita, adyan lang sila. Noong 2018, na holder din po ako nung ano, yellow jersey. Mesiang? Opo. Ganun din po yun, nung stage 2 po, sa pagod-pod po. Bigyan mo naman sila yung mga sample ng ensayo mo. Mas maganda, minimum 100 kilometers. Average po, mga 30 pataas. Pero nag-intervals ka din, mga ganun. Opo. May mga time po nag-intervals. Minsan po pag-ahon, minsan pag-patag naman po. Pag sa Zambales po, dire-diretso lang po. Medyo dito po kasi, medyo traffic-traffic po. Kaya medyo hirap din po kung paano yun yung average po. At minsan, umuulan po. Lalo po ngayon, nag-uulan. So pag umuulan, anong ginagawa mo ngayon sa'yo? Parang ayaw mo nang mabasa o magkasakit ba? Minsan, tiyotuloy ko na lang po sa caller. Pinakabit ko po yung cadence ko, yung cadence sensor ko, ginagawa kong speed sensor. Anong payo mo para sa mga batang siklista na nanonood? Apat na taon ka na sa Go for Gold, mga ilang taon ka na rin nagbabike, professional cyclist. Anong advice na mabibigay mo? Tandaan mo naman, dati eh, nung bata ka pang siklista, anong number one na advice mo sa kanila? Tsaga-tsaga lang po, yung pakikisama po ang mahalaga po. Sa mga kuya, mga idol natin na makatulong po sa atin pagdating ng panahon po natin. At saka yung ensayo po, magpapabaya. Tapos pag may laro, mga testing-testing po. Pag-usapan naman natin mga teammate mo. Itatanong ako, sagutin mo kung sino. Okay? So sino sa mga teammate mo ang pinakamasipag? Lago. Si Lago sa Lago, tingin mo? Lago, madami po eh. No, parang para sa'yo, sinong pinaka, sa lahat ng mga teammate mo, sinong pinaka masipag? Si Lago po siguro. Si Lago, kasi bakit? Yung mileage po niya araw-araw eh. Parang mababa po sa kanya yung 160 or 170. Baka naman dahil marami siyang chicks, kaya siya... Hindi. Hindi lang po siguro. Kasi po kasi, lagi po silang magkasama ni Toto eh. Tapos minsan nakasama ko po sila. Eh si Lago po, nanggagaling pa sa Bulacan. Parang plus 30 kilometer po yun. Kaya magmula kila Toto eh. Tapos kila Toto eh sa amin. Parang pag nag-insayo po kami, lamang na po siya. So si Lago, walang tamad talaga yun. Wala basta po. Bike lang ng bike. Bike lang po yun ng bike. Okay. O sino naman sa teammate mo ang pinakamahilig magpatawa? Sino joker ng team? Halos lahat din po eh. Kaso, joker ko si Ismael po eh. Ismael, okay. Ismael. Bakit mo nasasabi na pinaka-joker si Ismael? Una pa lang po kasi joker na po yun eh. Lahat po ng bagay, parang biro lang sa kanya. Okay. Kaya mabilis po makapagpatawa ng tao. Sino naman sa teammates mo ang pinakamalakas humilig? Hindi ako kasama doon. Si
Si Lago po. Oh, si Lago or si Totoy po. Kami lang naman po yung nagko-contest sa hilikan eh. Kami tatlo. Actually, totoo yan. Tanda ko nakasama ko na si Lucero sa kwarto isang araw eh. Oo. Kawawa talaga. Alam mo, itong mga batang to nag-aagawan yan kung sinong hindi kasama si Lucero sa kwarto kasi hindi ka makakatulog. Oh, dapat maunahan mo. O, sinong pinakamakalat? Yun, yung burara, yung mga damit, lahat nandiyan. Questionel. O, sinong pinakamalakas kumain? Tutoy? Si Tutoy. Or si Lago po. Parang lagi si Lago. Ayun po eh. Yung talaga, okay. Opo. Sinong pinakababaero? Si Kuya Junel po siguro. Junel, joke lang daw ah. So, okay, Kuya Junel. May girlfriend ka na? Meron po. Oo. Gaano katagal na kayo? 25 months. 25 months or 2 years? 2 years and 1 month. 2 years and 1 month. Wow, tandang-tanda mo ah. Paano ka naligaw? Siyempre, dadaanin sa magandang panunuyo. Mm-hmm. Then, nagtatanong sa... Teka nga, nanginginig ako eh. Nanginginig ako eh. Sige, uulitin ko yung tanong ha? Kasi naalala ko, tinulungan ako ni Kapot dyan eh. Sige, ulitin ko yung tanong. Banggitin eh. Ano naman, masama bang tinulungan ka ng teammate mo? Hindi naman siya. Oh. Diba? Ganoon naman tayo lahat eh. Minsan, pag naliligaw or sa buhay, di ba? Hingi tayo ng advice sa mas matanda sa atin na. Ah, sige. Oh, di ba? Kuya. So, paano ka naligaw? Parang dinaan po sa magandang panunuyo. Then, nagtanong ako kay... Kaya po, kung ano bang advice niya sa mga ganyan, then, nag-boom naman. Boom agad? Hindi naman po, parang tinuha niya akong paano ko, paano ako daw yung makipag-usap. Kasi syempre, hindi naman po kami magkaedad ng girlfriend ko. Kaya parang, conscious ako na... Para maging mature. Mas itutuloy ko ba ito? Syempre, parang 19 lang po, 19 or 20. Siyempre, ano naman po bang alam ko sa ganyan? Probinsyano pa ako. Ayun po, nung ano naman niya po ako. Nagustuhan niya yung pagiging simpleng probinsyano mo, baka? Oo naman po. Kasi hindi naman po siguro kami tatagal kung hindi niya nagustuhan. Okay, so ano yung dream date mo? Pag nagde-date kayo, saan yung gusto pumunta? Mahilig po kasi siya sa kone, sa beach. Okay. Then, minsan, doon po kami sa amin. Malapit lang po yung dagat sa amin, parang 10 kilometer o 5 kilometer. Ikaw ba mahilig ka rin sa beach? Actually, sawa na po ako eh. Si bata pa po ako, dyan na kami. Parang every weekend po dati, nagbe-beach kami. So, kung ikaw, gagawa ng date, anong, saan mo gusto pumunta? Teka nga lang. Teka lang, sir. Anong gusto mo, Sogo? Hindi naman, sir. Yun yung naisip mo eh. Andyan na yung out of, sabihin natin out of country. So ikaw gagawa ng date, gusto mo pumuntang Hong Kong, ganun, Taiwan. Hindi ako po, sir. Dubai. Dubai? Gusto mo pumuntang Dubai? Bakit Dubai? Bukod sa liberated country. Gusto kong ma-experience yung ano dun, sir, yung ano ba? Hashtag Dubai. Ano po meron sa Dubai? Bakit mo nga gusto pumunta dito? O sige, simplihan natin. Yun lang alam niya. Kung pipili ka ng date, di ba? Ano mas gusto mo? Cine, mall, o lalabas ka sa outdoor? Lalabas na ng outdoor, sir. Outdoor. So kung outdoor, bundok? Di ba? Siyempre, sabi mo, sawa ka na sa beach. Ano? Mas gusto mo bundok? Mas gusto mo bundok. Chill? Sawa ka din sa bundok, sir. Sawa ka na din sa bundok. Oo. So, anong gusto mo gawin outdoor? Kimi, hatay. Teka lang, sir. Nagbiblink-blink pa eh. Papiring eh. Kasi kadalasan naman, sir, siya yung tinatanong ko eh. Ayun nga. So, kung ako tatanungin. Kung ikaw tatanungin. Gusto ko, sir, road trip. Pero sa, sabi natin, yan, sa ibang bansa.
gusto mo mag, kunwari, pupunta kayong Amerika, kunwari, tapos magre-rent kayo ng kotse. Oo, pangang ganun na sa'yo. Yan ang, so si Bonifacio may hindi mag-drive. Okay. May mga ganun, di ba? Oo. Na punta ka sa ibang bansa, o okay naman dito sa Pilipinas eh. Oo, sir. Drive ka pupuntang Naga. Yung road trip sabay, kumbaga kung saan kami abutin ng, ano, ng pagod. Ng pagod, doon na kami. Kung pwedeng may dala lang kami tent, mga pagkain, doon na kami. Ganun, sir. Kunwari, explore nyo ang Amerika o Pilipinas, ganun na nakakot. Alam mo, may napanood akong pelikula eh. Yun, kay Paolo Contis at saka, panood mo yan eh, no? Yun, kaya gusto mo eh, nasa van sila eh, no? Yeah, ikaw ah. Mahili ka pala sa mga romantic mo. Alam ko, ikaw iyakin eh. Kung papayagan ka ng girlfriend mo, sabi natin papayag siya, sinong artista gusto mong i-date? Assume rin natin na papayag itong artista ito, kahit na sinong artista na ito. Sinong artista gusto mong i-date? Hollywood or local? Kahit sa akin, local. Sino? Pwede dalawa. Pwede! Kung sa Hollywood, siguro, Selena Gomez. Okay. And sa local? Sa local, Nadine. Nadine. Okay, okay. So, saan mo datalhin si Selena at saka si Nadine? Kung ari, syempre, niligawan mo na. Tapos pumayag na sila. O, sabi mo, oh, date tayo bukas. So, sinundo mo sila sa bahay nila. Saan mo sila datalhin? Paano mo sila i-impress na ito ako si Joshua Marie Bonifacio? Syempre, sir, kung mangyari man yun, syempre, itatanungin ko kung saan nila gusto mapunta, makapunta, na hindi pa nila napupuntahan. No, sabi nila, surprise mo ako. Gusto kong, sasabihin nila siya na, gusto kong pumunta sa saan parang mapapakilala mo ang sarili mo. Yung tipong best foot forward. Siguro sa beach. Sa beach, oh. Sa bakit? Kasi gusto mo mag-hubad, tapos makikita mo na atleta ka. Ganon? Hindi naman, sir. Abs. Hindi naman, sir. Siyempre, pag nasa beach ka, parang napaka, parang masarap mag-unwind. Mahilig ka uminom? Ando doon na tayo, sir. Siyempre, may time naman na kondisyon uminom din po. Konti-konti lang. Konti-konti lang. Pampagana lang po. So, magpa-fast talk tayo, ha. May mga tatanong ako sa'yo. Pipili ka. Tapos sa dulo, sasabihin ko sa'yo kung ano yung topic na pinapag-usapan natin. Diba? Ano mag-inala? Number one, umaga o gabi? Umaga. Matagal o mabilis? Matagal. Loob o labas? Loob. Solo flight o team effort? Team effort. Sa hirap o sa sarap? Sa hirap siya. Hirap. Pang matagalan o pang malakasan? Pang malakasan. So, can you guess kung ano yung topic natin? Bakit yan yung mga tanong yung tinatanong ko sa'yo? I guess sa pagbabike. Tama! Sa pag-ensayo. Matalino tong batang to. Matalino. Okay. So, huling tanong, sa recovery food, ano ba, ubas o pakwan? Pakwan. So, medyo mahaba na to, and I think marami nang natutunan yung mga fans natin tungkol sa'yo. Yes, alam mo, Bonnie, napapansin ko, nervyosa ka, no? Hindi ka sanay, pogi-pogi mo yan, hindi ka sanay na sa camera. Dapat kalma lang, ma. Hindi naman interview, hindi naman module to eh. Di ba? Yes, sir. Hindi naman ine-exam yun eh. Okay, huling tanong. Kung si Andres Bonifacio ay bayani ng mga Pilipino, sino naman ang bayani ni Bonifacio? Si Lord, siyempre. Lahat ng nagawa mo or magagawa mo dahil sa kanya. Religious kang tao? Opo, actually. Every Sunday nagmimisa kayo ng misis? Hindi po sa ngayon dahil may mga time na busy siya. Actually, lagi naman po siyang busy. Pero ako po, sa isang linggo, hindi ako pumapalya ng simba. So, pag may time na sobrang umaga po ang alis sa bahay, abutin ko talaga po yung simba sa Antipolo. Ah, talaga? Opo. Nagbabay ka pumunta ng Antipolo? Opo. Bukas na ba yung mga simbahan niya? Bukas naman. Pero, social distance. Maraming salamat sa mga nanood.
Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentong Go for Gold ngayon. At kung meron kayong mga follow-up na questions na gusto, ilagay nyo lang sa comments. Tapos tingnan natin kung kaya sagutin ni Bonifacio yung mga follow-up na question nyo. Okay, so don't forget to subscribe, to like, and we'll see you again sa susunod na episode ng kwentong Go for Gold. Cheers!